buhay, mga tropang Ilonggo. Oh, marami akong kasama niyan dati sa loob. Ang aking tawag ko dyan, pangkat Ginapiko Ginapala. Nagpapasalamat kaming lahat ng unit team. At kasama ko si Mayor Inday sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin. Alam namin na kanina pa kayo nag-aantay at nandiyan po rin pa kayo hanggang ngayon na nasa init, yung iba nakatago doon sa malayo at kahit na, akala ko. At saka na iba dito sa palayan, dahil yung mga ibang pinupuntahan ko, pagka humihiyaw yung mga dalaga, akala ko para sa akin eh. Pero meron na yung nakano, si hinahanap yung anak ko, si Vincent, hinahanap si Sandro. Pero dito sa palayan, ako hinahanap, thank you very much. Ay nako, maraming salamat. At kahit na nga, ay kayo siguro ay hapong-hapong na sa kaantay, ay nandiyan pa rin kayo at patuloy pa rin ang inyong pahayag ng suporta at tiwala sa unit team. Ay narinig nyo po ang ating mga senador, narinig nyo na po si Inday Sara. Ay, ako po, lagi ko pong sinasabi, na sa lahat ng mga tumatakbo bilang Pangulo, ako na ang pinakamapalad dahil ang nakasama ko ang naging Vice President na katambalan ng unit team ay ang pinakamahusay, pinakamagaling, pinakamatapang at bukod sa lahat ay ang pinakamalalim na panindigan sa pagmamahal ng Pilipinas ang ating susunod na Vice Presidente, si Mayor Inday Sara Duterte. Napakaganda po ng naging tambalan Marcos at Duterte. Dahil ito ay ang naging simbolo, napakagandang halimbawa na ipinapakita namin sa aming adhikain ng pagkakaisa. Dahil po, kung makita po naman natin, ako ay galing ako sa Norte. Si Inday Sara ay galing sa Davao, sa Mindanao. Eh sa palagay ko pa naman, pagka naman na ipagsama natin ang dalawang, isang tiga Norte, isang tiga Mindanao, na naggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay kayang magsama, siguro naman, kaya natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Kasama na rin po dyan ang ating mga kandidato para sa senador. At makikita po naman ninyo kung saan iba't ibang partido sila nanggaling, ngunit kami ay nagsanib pwersa para ipaglaban at isigaw ang aming adhikain ng pagkakaisa. Sa aming pag-iikot po, kami ay sinisigaw na namin ang aming sinasabi na kinakailangan ng unang hakbang para tayo ay makabalik mula sa krisis ng pandemya, mula sa krisis ng ekonomiya na dala din ng pandemya. Marami po tayong kailangan gawin. Marami po tayong problema ang hinaharap. Kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na negosyante, yung mga kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura dahil nakita po natin pagdating ng pandemya, kulang ang pagkain natin din sa Pilipinas. Kailangan pong maayos yan at magbibigay pa ng trabaho. Kailangan natin pamuhayin ulit ang ating tourist industry, yung industriya ng turismo. Dahil yan ulit ay magbibigay ng maraming trabaho. Kailangan natin ipagpatuloy yung build program, yung infrastructure program
ni Pangulong Duterte, at isasama na rin natin diyan ang pagpaganda ng ating tinatawag na digital infrastructure, yung pong ating internet. Aayusin po natin, pagagandahin po natin ang ating edukasyon. Pag-aaralan natin ng mabuti. Kailangan pag-aralan natin ng mabuti kung paano ibaba ang presyo ng kuryente para hindi nahirapan ang pamilya. Yung ating mga healthcare system, kailangan tayo magpatayo ulit ng ospital na malalaki, na hindi na tayo nakapagpatayo ng gano'ng katagal. 1985 pa yata yung pinakahuli. Kaya kailangan balikan natin, kailangan paramihin natin ang RHU, yung Rural Health Unit, para ang servisyo ng ating mga doktor, ng ating mga frontliner, imbis na inaantay natin ang pasyente pupunta sa sentro, ito po ay ating tayo ang nagdadala ng servisyo sa taong bayan. Marami pa po na talagang kailangan pag-isipan, kailangan tugunan, kailangan bigyan ng solusyon. At kami po ay humaharap sa inyo at sinasabi namin na kami po ay handa na manungkulan at tutugunan itong mga problema ng aking ipinapapag-usapan. Ngunit po, alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kasipag, kahit gaano kagaling, kahit gaano kalalim ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino at sa bansang Pilipinas, ay isang tao lamang. Kahit sabihin natin, haharapin ng ating pamahalaan ang mga problemong yan, hindi kaya ng pamahalaan lamang. Yung mga mayayaman na korporasyon na handa namang tumulong, kahit kung sila lang ay hindi pa rin kakayanin. Kailangan po lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng kabaitan at pagmamahal sa kapwa ng mga Pilipino para natin maiharap lahat ng hamon na dadalhin dito sa Pilipinas. Alam niyo po, kung titignan natin ang ating kasaysayan dito sa Pilipinas, bilang Pilipino, lahat po na nangyari sa ating hamon, lahat ng sakuna, lahat ng kahirapan, ay tayo'y nakaharap dyan at tayo'y nakaraos dyan dahil tayong mga Pilipino ay nagkakaisa. At yan lamang sa aking palagay, yan ang unang hakbang nang sa ganun tayo po ay babalik. Hindi lamang sa sitwasyon natin bago ng pandemya, kundi ay pagagandahin pa natin ang Pilipinas. Lalampas pa tayo at sisikat pa tayo kesa sa saan tayo pinanggalingan. Sa pag-iikot-ikot po namin,